Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay sa wall ko o sa mga taong nanood nitong video ko. Iparating ko sa inyo ito. Alam ko nasa ibang video ko na ito, pero kailangan ko ulit-ulitin para ang tao matuto. Gusto ko lang linawin dahil mayroong isang pastor sa Iglesia ni Cristo na ang sabi nga na hindi daw ako dapat paniwalaan dahil tao lang ako. Una, wala naman akong sinabing Diyos ako eh. Bakit sabihin niya yung tao lang ako? Eh, tao naman talaga ako eh. Taong ordinaryong tao tulad ninyo. Pero ang kaibahan lang, dahil ginamit ako ng Diyos na kasangkapan para isiwalat ang mga mensahe niya di pinarating sa mga tao. Ngayon, ang sabi niya na hindi ako dapat paniwalaan dahil tao lang ako. Ang demonyo daw ang lumamit daw sa akin. Eh, gusto kong linawin ito. Then sabi niya na sila daw ang pinagutusan ng Diyos. Ngayon, gusto kong linawin sa inyo para malinaw sa inyo kung alin ba doon ang kasinungalingan at katotohanan. Ako, sinabihan nila ng demonyo ang gumamit. Nasa paliwanag ko na yan, na walang demonyo na espiritu. Dahil kung mayroon nga na demonyong espiritu, eh, pinaniwalaan nga natin si Jesus Christ ang powerful, at walang kakayahan si demonyo na manalo, iginawa na nilang dalawa na mag-aaway. Dahil, yun nga, ang sabi na demonyo daw nag-utos. So, wala naman sigurong demonyo na gumawa ng mabuti. Kaya nga demonyo ang tawag dahil masama ang gawain. Ngayon, kung masama man ang gawain na pinag-utos ng demonyo, tiyak mag-aaway itong dalawa, ang Diyos at saka demonyo. Dahil wala kakayahan si demonyo, minsan lang sila mag-aaway. Mawala na ang demonyo. Pero, bakit ang kasamaan ng tao nagpatuloy? Di ba? Kaya nang sabi ko nga, kung ako ang Diyos, tapos ang demon, ang taong nilikha ko na mahal ko, kay tawagin natin ng Diyos na pag-ibig, tapos nakita ng Diyos na ang taong nilikha niya ay gusto sirain ng demonyo na yan, tiyak, mag-aaway na kami. Di ba? Dahil Diyos nga ang pag-ibig eh. So kung pabayaan ng Diyos yung tao na yon na asisirain ng demonyo, ay hindi na siya pag-ibig. So hindi na siya Diyos. So ganito dapat ang nangyari kung may tunay na espiritong demonyo. Ngayon, sa ginagawa ko na sinasabi ng pastor na ito na demonyo ang gumamit, paano natin masabing demonyo? Wala nang demonyo espiritu. Ngayon, kung demonyo man, puro kabutihan ang ginagawa ko ayon sa mensahe ng Diyos. Ngayon, nasaan doon yung demonyo? Ngayon, kung demonyo din ang gumamit, siya nga rin ang mawalan. Dahil ang pinakilala ko si Jesus Christ. Inagbukas siyang tanga, di ba? Si Jesus Christ, demonyo siya, tapos si Jesus Christ ang pinakilala. Di mawalan siya. Kasi ang paniwalaan ng tao si Jesus Christ, ang ginawa ng ginawa ko, kabutihan, o di siya din mawalan. Di ba? Kung hindi ba tangang pastor ito, hindi ba kabubuhang pastor ito, nagtuturo ng, aywan ko ba kung anong mga laman ng utak nito mga pastor na ito. Kasi sabi nila na, demonyo daw ang gumamit. Nang nasa turo nila, walang ibang makapangyarihan, walang ibang nakaalam, kundi Diyos lamang. Ngayon, ang boses ko makapagaling sa may sakit, ay sa paniwala nila, makita ko ng kasalanan ng tao, makita ko ng parating, inagtambak na ito sa wall ko. Sasabihin nila, demonyo,
May demonyo ba makita ng parating? May demonyo ba maka ambos makapagaling? May demonyo ba makita ng kasalanan? Na samantalang nasa turo na nila mismo na walang ibang makapangyarihan, walang ibang nakakalam, kundi Diyos lamang. Kaya nga pag may nangyari, ang sinasabi, Diyos lang nakakaalam. Di ba? Kung di ba ito, bubong pastor ito, nag-aaral ng Bible, di ba? Nag-aaral ng ilang taon para sabihin nilang hindi nila maunawaan ang sinasabi ko. Ngayon, ang lahat ng sinasabi ko na ito, nagtambak na sa wall ko ang patunay. Natotoo ang sinasabi ko. Totoo ang boses ko makapagaling ayon sa mga sinasabi ng mga taong ginamot ko. Totoo ang makita ako ng kasalanan ayon sa mga sinasabi ng mga taong ginamot ko. At totoo ang makakita ko ng parating dahil bago pa nangyari, naipost ko na sa wall ko. Maraming nag-share. Kaya nga, niumpisahan ko yan nung bagyong Yolanda. Kaya kung makikita ninyo, ang bagyong ang 2012 na yan, dalawang buwan bago nangyari ang Yolanda, clean up yun. Walang laman. Dahil doon nang post ko lahat ng bago mangyari ang bagyong Yolanda. Samantalang, araw-araw ako nagpo-post. Eh bakit wala yung dalawang buwan na yan? Pero, nagtataka tayo, bakit mayroon akong hawak na sa 2012 na yun? Sa dalawang buwan na yun, may hawak ako na bago mangyari ang bagyong Yolanda. Pero patanahon, titingnan ninyo sa wall ko, malinis, walang isang post. Kasi alam nila na tunay at totoo ang ginagawa ko at tunay nakakita ko, kaya ibinura nila yon. Dahil kung mapaniwalaan ng tao, makita ng tao yon, wala na maniwala at wala, sa kanila at wala na magsimba, magugutom sila, magsara ang reliyon nila. So ito yon, kaya nagpumilit sila, nagsumikap sila, nasirayan ako. Ngayon, kung demonyo nga ang gumagamit, nasaan ba natin makikita para masabi natin demonyo na ito ang lahat ipinaliwanag ko sa inyo na nandito lahat, na puro katotohanan. Ngayon, yung sinasabi niya na sila daw o siya mismo ang ginamit ng Diyos. Ngayon, nasaan doon ang batayan natin na sila ang ginamit ng Diyos? Kung nasaan yung sinasabi nila na sila nga ang nagdala ng katotohanan. Una, wala silang kayang gawin. Ano bang nagagawa nila? Ang boses nila hindi makapagaling? Hindi sila makakita sa ng tao? Hindi sila makakita ng parating? Ngayon, ang sinasabi nilang sila ang pinag-utusan ng Diyos. Ngayon, kung pinag-utusan sila ng Diyos, dapat may backup sila. Para patunayan ng Diyos na pinag-utusan sila. Pero wala sila nito eh. Itong tatlong binigay ng Diyos sa akin na power of mind. Dapat sila sana ang mayroong power of mind para paniwalaan sila. Di ba? Nung sinasabi nila na demonyo ang gumamit, o sila ang demonyo kasi paniwala ko ang tunay na demonyo ay tao. At nasa mensahe din ng Diyos yan, di ba? Sinasabi ko na sa inyo. Nang sabi nga ng Diyos na naniwala sila ng Diyos, pero ang lumabas sa bibig nila, puro demonyo. Hindi ba nila iniisip na ang demonyo nasa harapan nila? O, ngayon, sino ang nasa harapan ng mga tao? Pastor at pare. Sino ang harapan ng pastor at pare? Mga tao. Sumatunay na ang demonyo ay tao. Sino ba ang gumawa ng masama? Di ba tao? Sino ba ang bumulong doon sa kapwa niya na gumawa ng masama? Di ba tao? Sumalilaw doon na ang demonyo ay tao. So walang demonyong espiritu. Ngayon, sinasabi nilang sila ang pinag-utusan ng Diyos. Saan natin makikita? Nang ilang ang ginagawa nila, puro panghulikta ng pera sa mga tao. Di ba? Yung pag nangamba sila ng ano nag-aakit ng maging membro, anong ginawa nila? Ang magsisimba ng yaya nila, bibigyan na lang 50 pesos para lang makinig doon sa wallet nila, para makinig doon sa papapasok sa simbahan. Ano yung 50 pesos na yon? Di ba? Hindi ba yung binili mo yung tao? Ngayon, ikaw naman tao na pumasok doon at nakinig para maging membro, yung 50 pesos mo natanggap mo, kahit sabihin mong 100 ka pang pumasok, binigyan ka 50, magkano yon? Samantalang sa buong buhay mo, na ang kita mo, ay bubuwasan nila ng 10% para sa kanila pag na-akit ka na nila o naging membro ka na nila. Di ba? Hindi ba ito kalokohan? Hindi ba ito kabubuhan? Ngayon, kung ikaw pastor na yan, na alam mong tama ka, eh bakit
sa mga taong naniwala sa akin, sa mga taong nagsishare, bakit doon kayo doon kayo pumunta? Dito sa akin. Gusto ninyo, harap-harapan tayo eh. Bakit din nyo magawa? Ang tagal ko nang ginawa ito. 7 years na, almost 8 years na. Pero walang isang pastor at isang paring lumapit. Kasi nasa mensahe ng Diyos yan eh. Na walang isang pastor at paring makalapit sa iyo. Dahil ang kalaban nila, ang power ng Diyos. Ito yon, ng power ng Diyos na hawa ko. Na hindi nyo kayang salagin. Bawat batikos ko sa mga ginagawa ninyo, ay wala kayong pwedeng naisagot. Dahil alam ninyo mismo na kayo ay makasalanan. Kaya nasabi nga ng Diyos na kayo ang number one makasalanan. Dahil sa ginawa ninyo, pagbibinta ninyo sa pangalan ng Diyos at salita ng Diyos. Di ba? Bakit hindi kayo makasalanan? Pagbibinta pa lang, makasalanan na. Panglilin lang pa lang, kasalanan na. Hindi ba panglilin lang ginawa ninyo? Puro pira-pira lang ang napakay ninyo sa mga tao? Nung tunay ba makapagligtas kayo? Nasaan bang makikita natin makapagligtas kayo? Yung ipinagdasal ninyo ang tao na sabi ninyong powerful. Paano naging powerful ang dasal ninyo? Di ba? Na kayo nga mismo makasalanan. Nasaan doon? Na kayo mismo number one makasalanan na ay sa sinabi ng Diyos. Ang utusan ng Diyos na magligtas, ang taong hindi makasalanan. Hindi yung kayo mismo makasalanan. Sasabihin ninyo, kayo ang mapagligtas. Paano yung makapagligtas? Na malinaw sa paniniwala ako sa mensahe ng Diyos na maligtas sila ayon sa paniniwala nila sa akin sa Jesus Christ. Tapos ngayon, ang paniniwala ng tao na yon, naniwala lang sa inyo, hindi sila naniwala sa Diyos. Paano sila maligtas? Na kayo nga mismo hindi ligtas, tapos kayo pa magligtas. Iyon nga lang pamisa ng pare eh. Yan sabi nila na ang pamisa powerful. Isipin ninyo, patay na yung tao, misahan nila, maligtas daw. Paano maligtas yun? Nasa impyerno na yung kaluluwa. Ngayon, bakit siya nasa impyerno? Eh, kasi para pagsilbihan niya, ang mga nagawa niyang kasalanan na hindi gusto ng Diyos nung buhay pa. Pagsilbihan niya. Kailan siya magpwedeng lumabas doon? Panahon ng maghusga na ang Diyos. Anong magawa nung puro yung pamisa na yan? Wala na magawa yon. Kahit anong gawin pa. Dahil nandoon na nilagay ng Diyos sa impyerno ang isang kaluluwa na puro masama ang gawain ng buhay pa. Kaya nga, di ba? Wala pang pari nagsasabing itigil mo na ang pamisa, brother, o pastor man. Natigil nyo na yung pamisa doon sa patay ninyo, ng pamilya ninyo. Dahil naligtas na sila. Wala, di ba? Kasi nagpatunay na hindi nakapagligtas. Nasaan doon? Nakapagligtas. Dapat may katapusan yun. Kaya nga ang pamisa, walang katapusan. Nagpatunay, napira lang. Kaya bawat pamisa, bawat pandasal, puro may bayad. Lahat yan may bayad. Namatay na lang yung mga pamilya nagpamisa, namatay na lang yung mga pari nagmisa, walang isa nagsabing naligtas. Nagpasapasan na yan. 1,000 years na nakalipas yung isang kaluluwa na yan. Abot pa rin ang pamisa ng mga sunod na mga generasyon hanggat maalala ang pangalan na yun. Di ba? So, dito pala makita natin na walang kaligtasan. Kahit babalik na rin natin, hindi kayo makapagligtas. Dahil makapagligtas ng bawat isa ayon doon sa paniniwala ng isang tao na ang Diyos ay buhay. Ito yung gusto ng Diyos. Ito ang dapat gagawin. Yung mga relihiyon ninyo, kayo lang nagsasabi niya na kayo ang kapagligtas. Pag hindi nyo sabihin yun, sinong nagsasabi doon? Wala, hindi kayo kikita. Malaking negosyo ito. Special kind of, ano to, business. Na ginagamit ang pangalan sa salita ng Diyos. Ito yung katotohanan. Hindi sabi nyo kayo magligtas. Ang relihiyon yun, nasa Pilipinas lang. Paano naman yung mga taong namatay noon o mga taong hindi ninyo sakop na hindi naman iglesia ni Kristo, anong mangyayari sa kanila? Huwag natin sabihin, mapunta sila sa impyerno. Kaluwag-luwag ng mundo, ang reliyon nyo nasa Pilipinas lang. 5 million, palagay na lang natin, 100 million kayo, billion ang tao, o ilang million ang tao, tapos kayo lang maligtas. Ang swerte nyo naman,
Di ba? Kayo mga miyembro, mag-isip din kayo na paano sila makapagligtas. Kaya nga, magbigay silang 50 bawat magpunta para lang may magsimba at maakit. Ang kaligtasan, hindi yan binibili. Ang kaligtasan, wala sa simbahan, wala sa Bible. Yung sinasabi nilang, ang Bible ang tunay na mensahe ng Diyos. Paano yung masabing tunay na mensahe ng Diyos o salita ng Diyos? Kaya kong ipaliwanag yan. Maghanap kayo ng media, dalhin sa harap ko. Isaisahin natin yan. Kung hanggang saan yung paliwanag ninyo. Kitang-kita na yung pagbabago ng Bible. Huwag niyo sabihin na ang Katoliko, Iglesia ni Cristo, born again, si Binti Adventist, saksi ni Hubay, isa lang Bible ninyo. Pag isa lang Bible ninyo, isa lang turo ninyo, titigil ako dito. Nakikita natin. Dahil nagkaiba ang religion ninyo, iba-ibang turo ninyo, kaya puro kayo ang nag-claim na kayo ang maligtas. Kaya malinaw doon na ang Bible binago-bago ng taong nagtayo ng reliyon. Pabor sa ilagay nila ang mga laman doon, contents doon sa Bible na ayon lang sa gusto nila. Ginawa nila para lang sa kanilang sariling kapakanan, sa sariling interest. Ito ang Bible na nangyayari. Bakit ipilit ninyong ang Bible ang kaligtasan? Ano ba kasi ang Bible? Di ba? Sabihin nyo, ang Bible ang kaligtasan. Paano naging Bible ang kaligtasan? Nga, ang pastor, kayo mismo pastor, hawak ninyo Bible, kayo sinabihang number one makasalanan. Tapos nasabihin nyo, yun ang kaligtasan. Paano nyo masabing kaligtasan? Pagkabubo, pagkatanga. Di ba? Hawak mo yung Bible, labasa mo yung Bible, samantalang gawain mo sa araw-araw, eh, hindi naman yun ang gusto ng Diyos. Yun palang pagbinta ninyo sa pangalan at salita ng Diyos, kasalanan na yan. Kahit memorize mo pa na yung Bible mo, hindi naman yun naayon sa gusto ng Diyos yung ginawa mo. Di ba? Impierno ka pa rin. Sa akin yung pangalan mo, bigay mo sa akin, dahil gagamitin ko, mangutang ko ng karnis palingke, o mangutang ko ng pera sa bangko kung papayagan ako. Yung pangalan mo na yan. Pag malaman mo yan, ano maramdaman mo? Tiyak, papatayin mo pa ako. Baka manggaiti ka sa galit. Kahit nga siguro 100 piso lang yun. Pag nalaman mo. Di ba? I-base mo sa sarili mo. I-base mo sa sarili mo. Kung ano maramdaman mo, kung ang pangalan mo mismo, gagamitin ng isang tao. How much pa kaya ang Diyos na siya ang tagapagligtas, siya ang tagapaglikha sa'yo? Tapos gagamitin mong ibibinta siya para kumita ka at mabuhay. Mag-isip ka nga, gamitin mo yung utak mo. Hindi yan ang tamang paniniwala. Kayo mga miyembro, mag-isip kayo. Kung sila ba ang tunay na hatid ng misahe ng Diyos o salita ng Diyos, sila ba ang tunay na kaligtasan? Ang kaligtasan nasa bawat isa. Pag ganung mga kayong mga nagsishare, kayong may masagaw pa sa inyo, Pastor, ang isang pa ninyo, yung mga nagawa ko na, mga sinulat ko bago mangyari, nandyan sa wall ko. Isa lang sabihin ninyo, paano ninyo masabing kayo ang pinagutusan na kayo naman ang walang kayang gawin? Kung kayo ang pinagutusan ng Diyos, dapat kayo ang mayroong kayang gawin na hindi kaya ng ordinaryong tao. Tulad nitong tao na to, si Narciso si Ulalo, ang boses makapagaling, makita ng kasalanan ng tao, makita ng parating. Ito lang ang isampal ninyo sa mga mukha nila. Kung anong isasabihin nila sa inyo. Ang patunay na sa wool ko lahat, nagkalat na. Kung sila ang sinasabi, nagsasabi sila ang tunay, totoo, hanapan ninyo sila ng ganito at mahigit pa. Kaya sinabi nga nila na demonyo ang gumamit. Ngayon, dapat ang magkaya nilang gawin na higit pa dito para masabi natin na Diyos nga ang nag-utos sa kanila. Ganito lang kasimple. Hindi na kailangan na makipag-kumbati tayo, hindi na kailangan makipag-away kasi hindi dapat pag-awayan. Unawain at inindihin ang mensahe ng Diyos, salita ng Diyos. Kahit hindi tayo nakapag-aral, simple lang. Diyos ang pinag-usapan, dapat may kayang gawin ang isang tao nagsasabing pinag-utusan siya.
Kung walang kayang gawin, nagpatunay yan na sinungaling siya. Nagpatunay lang yan na false prophet siya dahil nagsasabi siya na hindi totoo. Sila ang false prophet. Sila ang demonyo. Malinaw dito na ang mga sinasabi ko ay puro katotohanan. Hindi ako nagtatago. Lantaran ako. Kaya kayo mga membro, nag-isip-isip kayo. Dahil tunay na may impyerno. Tunay na may paraiso ang Diyos. Kaya nagpaalala ang Diyos, itong buhay pa tayo. Hindi yung nagpaalala siya ng patay na. Patay na tayo, wala nang pagbabago, wala nang pagsisisi, wala nang paniniwala. Doon na sa panahon na yon, naihusgahan ka kung saan ka ilalagay dapat ng Diyos dahil sa gawain natin. Hindi totoo yung sinasabi nila. Kaya nga, sabi nga ng Diyos, ang lahat ng sinasabi nila, hindi yan totoo dahil hindi nila kayang patunayan. Ikaw ang tunay at totoo dahil kaya mong patunayan sa mga tao, sa harap ng mga tao. Ito yon ang sinasabi ng Diyos. Nang patunay niya ang boses kong makapagaling. Patunay niya makita kong kasalanan ng tao. Patunay niya yung makita ko ng parating. Kaya nandoon yung sa power of mind na sinabi ng Diyos. Ang sabi niya, bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind mo na to is powerful. Makita ka ng kung anong meron ang tao. Mas lalong powerful yan pag naging espiritu ka. Malinaw. Ito yun. Kaya pag natulog ako at lumabas ang espiritu ko na matawag ninyong panaginip, doon na ako makakita. Doon na ang Diyos makipag-usap. Paano natin mapatunayan na nakipag-usap ang Diyos? Dahil ang panaginip ko nagkatotoo. Kung anong nakita ko sa ginamot ko na hindi ko kakilala, hindi ko kano-ano, hindi pala kung nasaan kayo, malalaman ko kung anong gawain ninyo. Ibig sabihin na doon, kinikwento na ng Diyos sa akin na ito yung gawain mo para mapaniwala ka na tunay akong ginamit ng Diyos. Yung mga trahedya, bago pa nangyari, na-post ko na. Bakit nalaman ko? Dahil kinikwento ng Diyos na may darating na pangyayari. May tumbukan dyan, marami. Bakit ito nangyari? Para paniwalaan ako ng tao na tunay niya akong ginamit. Sinusubo na ng Diyos ang kaligtasan ninyo. Huwag ninyong itaboy, huwag ninyong isuka. Dahil nandito ang tunay na kaligtasan. Bakit ginawa ng Diyos ito? Para paniwalaan ninyo ang mga sinasabi ko na ito ang tunay na mensahe ng Diyos. Kaya yung mga pastor na yan, yung mga pari na yan, wala silang kayang gawin kung hindi pangulitan ng pera sa mga tao. Anong ginawa ng Diyos? Minura sila sa ginawa nila. It's annoying, sabi ng Diyos. Di ba? Anong sinabi niya doon? Sano ba bits ba yun? Siya nagsabi noon. Pinagduduro niya ang pastor. Sama na ang pari noon. Dahil number one, makasalanan sila. Kayo lahat, mga pari at pastor, number one, makasalanan kayo. Masakit ito mga sinasabi ko. Pero ito ang katotohanan. Hindi ako nagtatago. Harap-harapan kung gusto ninyo. Patunayan ko sa inyo na lahat ng sinasabi ko ay galing sa Diyos at hindi ito galing sa akin. Malinaw doon. Kaya kayong mga membro, mag-isip-isip kayo. Malapit na maghukuhukom ang Diyos. Ano nangyari doon sa Hong Kong? May post ako dyan. Nung marami akong post na pakulit-ulit ko, ang sabi ko, hindi ninyo kayang iwasan ang power ng Diyos. Kung naranasan ninyo ang 275 km per hour, mayroon pang darating na mas malakas dyan. Aabot pa ng 400 kilometers per hour. Ano nangyari doon sa Hong Kong? Kita nyo kung gaano kalakas yun. Signal number 10. At magpatuloy ito hanggang ang tao magising sa katotohanan. Nasa post ko lahat yan. Ang sinabi nga ng Diyos, ang dating ilog na hindi iapaw, ngayon naapaw na. Ang dating lugar na hindi babain, ngayon babahain na. Ang dating tubig dagat na hindi maakyat sa lupa, ngayon naakyat na. Ito yung sinasabi ng Diyos na yan. Na ang dating hangin mahina, ngayon malakas na. Ito yun.
lang angkop na lahat yan. Yun ang sinasabi niya, ang kalamidad na sensitibo, mamatay libo-libo. Ito yun, mga trahedya na yan. Nagpaalala ng Diyos. Kaya nga sabi nga niya, nag-umpisa na ako. Ibig sabihin ng Diyos, nag-umpisa na siya. Ito nga pinarating niya. Nag-umpisa na siya, nagmagparating, nagpaalala. Ito mga pare, pastor na to, hindi ito naniwala ng Diyos. Kasi kung naniwala ng Diyos to, hindi na ibibinta ang Diyos. Dito ang Diyos nalulungkot. Sa ginawa nila. Kaya masyadong mahaba na. Hanggang dito lang muna. Maraming salamat sa nakinig. Maraming salamat sa nanood. Sana maunawaan ninyo ng husto at intindihin kung ano ba talaga ang tunay na kaligtasan.